wa man si Buknoy diri. Asa na pud ka tong bata ay? Maudi ay. Buknoy, Buknoy. Asa naman pud ka? Nahuman na kag-answer sa bulyom? Wala pa. Nagtanaw pa kog video. Sayon raman di ay. Maayo. Kanay bata. Very good. Alright, alright, alright. Kumusta mga bata? Gimingaw na mag-ingon anin no, kanang face-to-face nga klase. Gani sir, mag-imagine na lang mi ani ba? Agwanta lang, mahuman ra lagi ni. Ngayon, we are going to study about volume of a cube and a rectangular prism. At kung paano ito solve, paano ang tamang mga unit of measure, at kung paano siya i-convert o ano ang katumbas niya na sukat. Tara, simula natin. So, naaalala niyo pa ba kung anong itsura ng cube at saka rectangular prism? So, ito sila. Ito yung cube. Isa siyang three-dimensional object na merong sides na pareho ang sukat. Ito naman ang rectangular prism. So, para din siyang cube, kaya lang hindi siya pareho ang sukat. So, para siyang rectangle, pero three-dimensional ang sukat. Okay? So, ito yung mga object na itry natin na kukunin ang kanilang volume mamaya. So, what is volume? The volume of a figure is the amount of space occupied by the figure. It is measured in cubic units such as cubic centimeters or cubic meters. You can get the volume of a figure by counting the number of cubes that can fit in the figure. Halimbawa ito. Alam niyo ba kung ano ito? Yes, paborito yan ng paborito ni Jerry, paborito ng mouse. Okay, halimbawa ito ay cheese. Halimbawa, susukatin natin kung ano ang volume ng cheese na ito. Okay, by simply slicing it into cubes. So, tandaan na bawat cube ay dapat pareho ang laki. So, again, ang cube ay merong pare-parehong sukat. So, ngayon, meron tayong dalawang layer ng cheese na ito. Bawat layer ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na cubes. So since meron tayong dalawang layer na tag 8 na cubes, so 8 times 2 is, yes, 16. So ibig sabihin, ang cheese na ito ay merong volume na 16 cubic units. So, cubic units dahil hinati natin siya into cubes. So, yan yung idea ng volume. Kaya, ang unit of measure for volume is cubic units. O, di ba ang dali? So, ngayon subukan natin using numerical numbers. So, gagawin natin siya step by step. Step 1. The volume of the prism can be obtained by solving first for the area of its base. So, area of the base is equals length times width. Okay, pag sinabing base, alin siya dito? Yes, ito yung base, ito yung nasa ilalim. So, meron siyang length at meron siyang width. So, ang kanyang length ay 4, ang kanyang width ay 2 centimeters. So, isolve na natin ang area ng base. So, base is equals length times width. So, substitute tayo. Ano ang length? Yes, 4 centimeters times the width. Ano ang width? Yes, 2 centimeters. So, let us multiply. 4 times 2 is 8. So, 8 centimeters squared. So, bakit merong squared? Tulad ng dating pinag-aralan, nag-multiply tayo ng dalawang centimeters kaya meron tayong exponent na
2. Kaya ang sagot ay 8 centimeter squared kasi nga area. So ngayon nakuha na natin ang area ng base, which is 8 centimeter squared. Step 2 tayo. Multiply the area of the base to the height of the prism. So ang height ng prism natin is 2 centimeters. So ang formula is volume is equals area of the base times height, kasi i-multiply nga natin ang area of the base sa height na 2 centimeters. So V or volume is equals B times H or height. Pero alam natin na yung area of the base is length times width. So simply, ang formula in finding the volume is V equals length times width times height. So ibig sabihin, i-multiply mo lang silang tatlo. Okay? Equals, ano ang length? 4 centimeters. Times the width, which is 2 centimeters. And the height, which is also 2 centimeters. So alam na natin kanina ang 4 times 2 dahil sinolve na natin yan bilang area of the base. So that is 8 centimeters squared times the height, which is 2 centimeters. So i-multiply lang natin silang dalawa. So 8 times 2 is, yes, 16. 16 cubic centimeters. So ang exponent na 3 ay nagre-represent ng cube. Okay, so bakit naman merong exponent na 3? Dahil nag-multiply tayo ng 3 centimeters. At babasahin siya bilang cubic centimeters na merong exponent na 3 bilang symbol na ito ay volume. So tandaan, kapag walang exponent na 3, hindi siya pwedeng basahin cubic centimeters. Ibig sabihin, hindi siya volume. So the answer is 16 cubic centimeters. So, simple lang pala ang pag-solve ng volume, no? I-multiply mo lang ang length, width, at saka height. Times mo lang lahat yan. Pag nakuha ang sagot, lagyan lang ng exponent na 3 ang unit of measure para maging cubic unit. Pero tandaan, hindi kayo pwedeng mag-multiply kapag magkaiba ang unit of measure, ha? Kailangan pag centimeter ang isa, centimeters lahat. Kung meter ang isa, meters lahat. Para ma-solve natin ang volume. Again, i-multiply lang lahat. So ngayon, paano naman pumili ng appropriate unit of measure para sa pag-measure ng volume ng cube at saka rectangular prism? So the number of cubic units needed to fill a solid figure is called volume. So pinag-usapan natin yan kanina. It is the sum of space that a space figure takes up. So yung capacity niya. So the area of the base, which is length times width times the height, makes up the volume of a three-dimensional or 3D object. So that's why it's always expressed in cubic units such as cubic centimeters, cubic meters, cubic inches, and etc. The appropriate and most used units of measure for measuring the volume of a cube and a rectangular prism are cubic millimeter, cubic centimeter, and cubic meter. So ito yung madalas na ginagamit. It can also be a cubic foot and a cubic inch. Note that 1 foot is equals to 12 inches. O yung isang buong ruler ninyo ay binubuo ng 12 inches. And that is also 1 foot. And also 1 inch is equivalent to 2.54 centimeters. So the appropriate use of units depends on the size of the object. So kung malaki yung object, so gagamitan mo din ng malaking unit of measure such as cubic meter, cubic feet, pag mga malalaki gaya halimbawa ng ref. So gagamitan mo siya ng cubic feet. Kapag mga maliliit naman, gaya halimbawa ng dice, siyempre, maliit yan, gagamitan mo siya ng cubic centimeters. So again, pag malaki, malaking unit of measure. Kapag maliit, maliit naman. Okay? So tingnan nyo na lang yung, for example, meter stick.
So kapag ang object ay lampas sa isang meter stick, so ang gagamitin mo ay cubic meter. Pero kapag kalahati lang siya o mas maikli pa, so yung cubic centimeters, dahil yung 1 meter ay binubuo ng 100 centimeters. So parang ganyan. Okay, for example, number 1, okay, ice cube. Is it 10 cubic centimeters or 10 cubic meters? So malaki o maliit yung ice cube? Of course, maliit. So yes, A, 10 cubic centimeters. Number 2, okay, that is A, gift box. Okay, so usually binibit-bit man yung regalo, di ba? So is it 115 cubic feet or 115 cubic inches? So sinabi ko kanina yung feet, 1 foot is equivalent to 1 roller. So gaano ba kalaki or kaliit yung gift box? Okay, of course, usually letter B, 115 cubic inches, kasi hindi naman ganoon kalaki yung gift box. Okay, number 3, a die, no? Nakita na ba kayo ng ganito? Malaki ito o maliit? Of course, maliit, kaya ito ay A, 1 cubic centimeter. Next. Okay, that is a refrigerator. So is it A, 6 cubic feet, or B, 6 cubic meters? Okay. Parihong malaki yung feet saka meter, pero kapag nakakita na kayo ng ref, of course, nakakita na kayo ng ref, masyado ding malaki yung meters para sa kanya, di ba? Sa kanyang katawan. Okay sa sa height niya, patayo. Pero the correct answer is A, cubic feet. So 6 cubic feet. So very good. Very easy, di ba? So tandaan ha, kapag maliit ang bagay, maliit din na unit of measure ang gagamitin. Kapag malaki, malaki din na unit ang gagamitin. So kahit titingnan nyo sa inyong meter stick, ang 1 meter ay binubuo ng 100 centimeters. So kapag maliit na volume, gagamitan mo ng cubic centimeters. Kapag malaki naman, gagamitan mo ng cubic meter. Or kung gagamit ka ng cubic feet at saka cubic inches, tingnan mo sa roller. Ang roller nyo ay binubuo ng 1 foot na merong katumbas na 12 inches. So kapag maliit, cubic inches. Kapag malaki, cubic feet. Tandaan yan ha. So kanina sinabi ko, when you multiply and solve for the volume, kailangan pare-pareho ang unit. Kung centimeter ang isa, dapat centimeters lahat. Kung meter ang isa, dapat meters lahat. Hindi tayo pwedeng mag-multiply ng length times width times height ng volume kung magkaiba ang kanilang unit of measure. So what if magkaiba sila? So anong gagawin natin? So simple lang. We are going to proceed to converting cubic units. Paano ba tayo mag-convert ng units? You must bear in mind at this stage that when solving problems involving measurement, you must use identical units. Yung sabi ko kanina, dapat pareho ang mga units na gagamitin. So in other words, if one object is measured in meters, the other should be measured in meters as well. So sinabi ko yan kanina, if they are not similar, you will have to convert it. When converting a larger unit to smaller unit, you multiply. So again, kapag convert tayo from malaki, i-convert natin into maliit na unit, for example, from meter to centimeter, kasi maliit yung centimeter, mag-multiply tayo. When you convert a smaller unit to larger unit, you divide. For example, i-convert natin yung centimeter, which is smaller compared to meter. So, ang centimeter gawin natin meter, so tayo ay mag-divide. In converting units, kailangan natin ng conversion table. So, in volume, this is our conversion table. So, 1 cubic meter is equivalent to 1 million cubic centimeters. So,
yung sabi ko kanina, ang centimeter ay mas maliit kumpara sa meter. Kaya 1 cubic meter lang ay meron na siyang katumbas na 1 million cubic centimeters. 1 cubic meters is equivalent to 1 million milliliters. So ibig sabihin din yan, ang cubic centimeter at saka milliliters, yung ml na sinasabi natin ay pareho lang yung value. Also, 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liters. Next, 1 liter is equivalent to 1,000 cubic centimeters. So, 1 liter is also equivalent to 1,000 ml. No? So, isang litro ng Coke, that is also equivalent to 1,000 ml or milliliters. So, 1 cubic centimeters is also equivalent to 1 ml. So, sabi ko kanina, magkapareho lang ang cubic centimeters at saka ml or milliliters. So, example number 1. Cardo found out that the volume of his shoebox is 18,673 cubic centimeters. So, what is its volume in cubic meters? Okay, so anong gagawin natin? So, i-convert natin yung cubic centimeters into cubic meters. So, simple lang ang gagawin. No? So, using the conversion table, since ang hinahanap natin is the equivalence of centimeter, cubic centimeters to cubic meters, so ito yung ating gagamitin. 1 cubic meter is equivalent to 1 million cubic centimeters. So, ang gagawin natin ay equals, isulat natin yung equivalent. So, dapat yung centimeters cube or cubic centimeters ay sa ilalim para ma-eliminate natin siya. So, 1 cubic meter sa taas is equivalent to 1 million cubic centimeters sa ibaba. Then, i-cancel out natin ang cubic centimeters ng 18,673 at ng 1 million para maiwan na lang ang cubic meter dahil gusto nating i-convert ang 18,673 cubic centimeters sa cubic meter. Equals. So, simple lang. I-multiply lang natin ang 18,673 sa 1. So, 18,673 times 1 is 18,673. Then, copy 1 million sa ilalim and then you divide. So, that is 18,673 divided by 1 million. Lisod man kayo na, sir. No. Kung mag-divide or mag-multiply tayo ng 1 million, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10, and 1, that is very easy dahil meron tayong shortcut dyan, di ba? Kung naalala nyo. So, kapag mag-divide tayo ng 18,673 sa 1 million, simple lang. Bilangin lang natin kung ilang zero meron ang 1 million. Meron siyang? Yes. 6 na zero. So, ang gagawin lang natin, i-move lang natin ang decimal point to the left kapag nag-divide tayo. Kung nag-times naman, to the right. So, since nag-divide tayo, we move to the left. So, since this is a whole number, 18,673, ang decimal point ay nasa rightmost part pagkatapos ng 3. So, dahil merong 6 na zeros, mag-move din tayo ng 6 times or 6 na beses. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, nandito ang decimal point. So, merong bakanting isa na place value, lagyan natin ng 0. So, the answer is 0.018673 cubic meters. Para mas madali, round off natin ito into 2 decimal place. Okay? Dalawang decimal place lang. So, ang pangalawa from the decimal point is 1. So, hanggang dito lang tayo. Mag-round off tayo dito sa 1 or sa kanyang hundredths place. Okay? So, ano bang kasunod ng 1? Yes, ang kasunod ng 1 ay 8. So, tayo ay mag-round up. Ang 1 ay magiging 2.
at matatanggal lahat ng kasunod na digit. So the final answer is 0.02 cubic meters, or in mathematics we read that as 200 cubic meters. Simple lang mag-convert, di ba? Example number 2. Aliana was requested by her boss to buy 2,500 cubic centimeters of water. However, she saw that the water is sold in liters. Of course, wala may nagapamaligya o tubig nga cubic centimeters ang ginagamit. How many liters of water should she buy? So, anong gagawin natin? So, of course, bukoy po niya ang boss ni Aliana. No? So, what we are going to do? So, ang gagawin natin is i-convert natin yung cubic centimeters into liters. So, this time, ibang paraan naman yung gagamitin natin. We are going to use the proportion. No? So, gusto nating i-convert sa liters. So, gagawa tayo ng proportion. So, N, naalala nyo yung variable. So, N, yan yung hinahanap natin kasi gusto natin i-convert sa liter yung cubic centimeter. So, N liters is to 2,500 cubic centimeters equals to, so gagamitin natin ang liters to cubic centimeter. So, 1 liter is equivalent to 1,000 cubic centimeters. So, ang proportion natin ay magiging N liter is to 2,500 cubic centimeters equals 1 liter is to 1,000 cubic centimeter. So, paano mag-solve ng unknown ng proportion kung naalala nyo? Simple, cross-multiply natin. So, doon tayo mag-multiply sa walang unknown. Partner ang N liters at saka 1,000 cubic centimeters. Partner din si 2,500 cubic centimeters at saka si 1 liter. So ngayon, may unknown sa N liters, so hindi sila pwede ni 1,000 cubic centimeter i-multiply. So doon tayo sa kabila mag-cross-multiply. So 2,500 cubic centimeter is equals to is multiplied to 1 liter. Equals 2,500 times 1 is 2,500 cubic centimeters liter. And then, copy 1,000 cubic centimeter, cancel out si cubic centimeter, maiwan na lang is 2,500 divided by 1,000. So, katulad ng ginawa natin kanina, 2,500 divided by 1,000. Shortcut, bilangin kung ilang zero ng 1,000. Yes, merong 3. So, mag-move tayo ng decimal point from the right to the left. 3 times also. So, 1, 2, and 3. So, nasa gitna ng 2 and 5 ang decimal point. So, the answer is 2.5 liters. Example number 3. 25 hundredths or 0.25 cubic meters equals blank cubic centimeter. So, ibig sabihin, i-convert natin ang cubic meter into cubic centimeters. Mula malaking cubic meter, gagawin nating maliit na cubic or maliliit na cubic centimeters. So, ang gagawin natin, since gusto nating i-convert ang cubic meter papuntang cubic centimeter, so gagamitin natin ito. So, dahil gagawin nating cubic centimeter ang cubic meter, ilagay natin sa ilalim ang 1 cubic meter at sa taas naman. So, since pareho na merong cubic meter sa taas at sa baba, canceled out siya. So, maiwan na lang is 0.25 or 25 hundredths, 1 million at saka 1. So, multiply tayo. Katulad ng ginawa natin sa example number 1. 0.25 or 25 hundredths times 1 million cubic centimeters. So, tatanggalin na lang natin yung 1 dahil any number divided by 1, the answer is the same with the number. So, kapag 1 sa ilalim, tatanggalin na lang natin. Kasi divided by 1 does not matter. Okay? So, multiply natin. 0.25 times 1 million.
Mahirap kasi 1 million? Hindi. So kapag divide, mag-move tayo pakaliwa. But this time, this is multiply, i-move din natin pakanan. So merong 6 zeros sa 1 million, so mag-move din tayo ng ating decimal point ng 6 times to the right kasi multiply, multiplication tayo. Okay? So mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So andito yung decimal point natin sa dulo at meron tayong place value na 4. So magdagdag tayo ng 4 na 0. So the answer is 250,000 cubic centimeter. So 25 hundredths or 0.25 cubic meter is equivalent to 250,000 cubic centimeters. O diba? Napakadali lang pala mag-convert ng cubic units. Kayo nang bahala mamili kung aling paraan ang inyong gagamitin sa dalawang itinuro ko, ha? So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Mag-practice lang ng maigi. Ulit-ulitin ang video na ito. Magpatulong sa kasama sa bahay, kina mama, papa, o kina ate at kuya. Practice makes perfect. So paano ba yan? Hanggang sa muling pagkikita, paalam!